Hi guys, this is Bell Channel 2018 and welcome back to my vlog. Umiyak nang umiyak si Chris Aquino nang matanggap ang resulta ng kanyang blood count test. Muling nagbigay ng update ang actress tungkol sa kanyang kondisyon sa pamamagitan ng kanyang official account sa IG. Ayon kay Chris, mula pa noong Thanksgiving ay mahinang mahina na ang kanyang katawan kaya humingi siya ng paumanhin kung hindi siya nakabati sa kanyang mga taga-suporta noong Pasko at bagong taon. Binalita ng TV host na meron na namang nagmamanifest na bagong autoimmune disease sa kanyang katawan. Ito ay ang lupus. Bukod sa humina ang kanyang katawan, nabawasan din ang kanyang timbang kasabay ng kawalan ng gana sa pagkain. Pero sabi ni Chris, hindi pa rin siya susuko at itutuloy niya ang laban. Sa kanyang IG, nag-post ng 3 video kung saan mapapanood ang mga ginawang test at treatment para sa kanyang active rare autoimmune disease. Explain and answer almost everything that has happened is happening. 2024, please be kind, ang caption ni Chris sa kanyang first video. Kabilang sa mga sakit ni Chris ay ang Churg-Strauss, EGPA at CREST syndrome. Bukod dito, unti-unti na ring lumalabas sa kanya ang mga sintomas ng SLE o ang systemic lupus erythematosus, ang sinasabing most common form ng lupus. I was reluctant to post my pics because I lost weight again. I knew I had to help myself. Nobody else could eat for me. And slowly, I started eating food again. Bahagi ng pahayag ni Chris. I cried non-stop when I got my blood panel result. My EGPA is still being treated. But to add to it, my CREST syndrome is now in full active mode. Aniya pa niya. It's highly like based on my ANA count blood panel. My high inflammatory numbers, my anemia, my now constant elevated blood pressure at night, and a consistent appearance of butterfly rash on my face that I'm at the initial stage of SLE, or what is commonly known as lupus, paliwanag ni mami ni na Joshua at Bimbi. Ayon sa isang health website, ang SLE ay isang autoimmune disease in which the immune system attacks its own tissues, causing widespread inflammation and tissue damage in the affected organs. Pero sa kabila ng kanyang lumalalang kondisyon, kapit na kapit si Chris sa kanyang pananampalataya at paniniwala na siya ay muling gagaling. We have a merciful and loving God who hears our prayers. Our battle has become more complex, but I promise my kids and sisters that I wouldn't be a weep. Bawal pa rin sumuko, paniniguro ni Chris. Bumuhos naman ang mga suporta sa social media ng mga inspiring message para kay Chris at halos lahat ay nangakong siya ay ipagdarasal para gumaling. Mensahe ni Darren kay Chris, I love you tita, get well soon. Ang sabi naman ni Darla, everything will get better this 2024. Thanks guys for watching and God bless everyone.